So what's up mga master, welcome back again sa ating YouTube channel at sa panibagong video tutorial na naman. So yun, magandang hapon sa inyo. At nandito ulit yung ating Smash 115. So for today's video, ang isishare ko naman sa inyo, patungkol dito sa ating mga tornilyo or bolts na nalalaglag. Kasi nga, ayan, maluwang na or wala ng thread. So, ayan, na siyang dahilan kaya nahuhulog yung ating mga gold bolts or tornilyo. So for today's video, tuturuan ko kayo kung paano solusyonan or ayusin yung mga ganitong problema. So bago yon, kailangan muna natin tanggalin itong kanyang part niya na to para maipakita ko sa inyo at maituro ko sa inyo ang gagawin natin para hindi na tayo mahulugan ng tornilyo. So una, tanggalin muna natin to. Tinanggal ko na nga pala siya para mas mabilis na yung ating tutorial. So may tornilyo lang siya dito. Isa dito at isa dito. So bali tatlo lang, tanggalin muna natin. So ayan mga master, natanggal na natin. Hinugot ko lang siya. Tinaas ko lang yung upuan niya or inangat ko lang. So tatlo lang yung tornilyo niyan. Next naman is tanggalin natin tong part niya na to. So para matanggal natin yan, meron siyang dalawang bolt dito. So 1, 2. At syempre itong dito 3, 4 at 5. So bali anim lang. At i-push natin to at ikot counterclockwise tsaka natin hugutin. So bago natin to mahugot ng tuluyan, meron pa siyang apat na tornilyo dito. So nasa na ba yan? Ayan, kung mapapansin mo, isa, dalawa sa kabila, tatlo, apat. So apat ganyan para mahugot natin. So tanggalin ko muna to. Wala na rin tong thread. Dahil itong ayusin natin is hindi siya clip system, kundi thread siya or plastic. Tanggalin muna natin yan. Ayan. So yan, natanggal na natin. At pwede na natin siyang hugutin. So iangat lang natin yan. At mauhugot na natin yan. So meron siyang wire doon na hindi ko na siya ibababa. Ngayon, kung mapapansin natin, dito, may clip siya. Pagdating dito, wala na siyang clip kundi thread na lang. So kung makikita nyo siya mga master, upod na yung kanyang thread. So yan o, wala na siyang thread talaga. So yung gagawin natin, bili kayo ng tox. So wait lang. Ayan, natabili lang kayo ng tox. So mas maliit dito, mas maganda. Papasok siya dito, mas maganda. So yun, nabili ko kasi malaki pero pwede na to. Papasok din naman to pero mas mainam yung sakto lang siya dito kasi may mas maliit pa dito. So yun, dalawa yan, isa, dalawa. So dalawang tox lang. Ayan, kung mapapansin nyo, so may mas maliit pa dito pero okay na to. So dito naman, pagka wala kayong nabili at ganito yung nabili nyo, okay na to. So ang gagawin natin, so yan, ang gagawin natin, putulin lang natin tong kanyang ulo. Yan. Tapos putulin natin siya banda dito. So yan mga master, ito na lang yung natira. At ang gagawin natin, i-cut natin siya dito sa gitna. So dito, no, huwag dito sa kanyang part na to. So huwag dito, kundi paganyan. So i-cut natin siya. Atin lang natin siya sa dalawa.
So ito na siya mga master, ganyan na yung kanyang kalalabasan. Ayan. So nandun pa rin yung kanyang hiwa sa gitna. So bali ganyan yan, kinat lang natin sa gitna. Ginawa natin siyang dalawa. So next, kuha tayo ng pliers. So kuha tayo ng pliers. Ayan. Kuha tayo ng pliers at pitpit lang natin to ng pagano'n. So pabilog natin siya para papasok siya dun sa butas. So cut na rin natin tong galamay niya. So bali ganyan yung magiging itsura niyan. Ayan. Then next, sa kabila. Pitin lang natin at bilugin natin. So ayan, try natin siyang ipasok ngayon sa butas. So wait lang, ayusin ko lang yung stand. So ayan mga master, ito na yung kanyang butas, no? Kung mapapansin nyo. Ayan, kung mapapansin nyo, ito yung ating stock na tornilyo. So wala na, sobrang luwang na. Kahit nahigpitan mo pa yan, hindi na siya ganun kaluwang. Continuous rotating pa rin siya. At itong ating gold bolts, so ganun din. Ayan, wala na laban. So kung mapapansin nyo, same thread lang yan, paras lang yan sila ng thread. Kaya kahit anong gawin natin, maluwang na talaga. So ito na ngayon yung ginawa natin kanina. Ayan. So ipasok lang natin siya na ganun. Ayan. Yan sa kabila. So ayan mga master, na ilagay na natin. At subukan natin siya ngayon i-thread. So yan mga master, no. Hindi ko pa siya pinapasok ng todo, pero nagte-thread na siya kasi nga ginamitan natin siya ng tox. So yung tox na yun, kapag inigpitan natin, bubukas siya sa loob, which is sisikip siya. So ibalik na natin siya ngayon at subukan natin kung talaga matatanggal pa. So ito na mga master, na ibalik ko na lahat, no. Pati yung cover niya sa loob, so naibalik ko na. Unahin natin tong sa baba. So lock muna natin siya. So yan, naibalik na natin yung sa baba kasi nga may clip yan, napakadali lang ibalik niyan. Dito rin sa kabila. Then next, kung mapapansin nyo, ito yung gamit ko dati, no. Binalutan ko pa ng electrical tape para hindi lang mahulog. So try na natin siyang ibalik ngayon na walang electrical tape at siguradong hindi na mahulog. So ayan.
So ayan mga master, napakaigpit na, kumapit na siya, todokapit na siya, wala na siyang luwang. So ganoon din sa kabila. So ayan mga master, no, napakaigpit na. So hindi na to basta-basta mahuhulog. Kasi nga yung tox na inilagay natin na bumuka na sa loob, once na pumasok yung bolt, so bumubuka kasi yun. So ayan hanggang at hanggang dito na lang mga master, no. So sana may natutunan kayo sa simpleng tutorial natin na yun. At kung nagustuhan nyo yung video na to, so please like, share and subscribe.